Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ang pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Walang iyak ka talaga! Teka! Ano ba? Tama na! Maubos na mga gamit wala natin sa katatapon mo! Alam! Kahit maubos pa yung mga gamit dito, pagbababasagin ko lahat yan sa mukha mo! Walang iyak ka! Manyakis ka! Hindi ka talaga magtitino, ha? Hindi naman! Ano na namang paliwanag ang gagawin mo, ha? Huling-huli ka na sa akto, magdi-deny ka na naman. Ako nga eh, naliligo ako at nagpapaganda bago ka umuwi. Tapos pagdating mo, minsan tinutulugan mo lang ako. Walang iya ka. Tapos makikita ko lang, nakikipaglampungan ka sa ibang babae. Bakit, ha? Nasusuka ka ba sa itsura ko? At nagawa mo yun sa ibang babae? Ang galing mong magromansa sa iba. Samantalang sa akin na asawa mo, hindi mo magawa. Anong wala sa akin na meron ng babaeng yun, ha? Anong wala sa akin? Mahal, sorry na. Hindi na yun mauulit. Nadala lang ako ng tukso eh. Mahal-mahal sa'yo. Ang pagmamahal, hindi yan binibigkas lang ng labi. Kinagawa yan. Ipinapakita yan sa gawa. Kung mahal mo talaga ako, hindi mo ako magagawang saktan. Sorry na. Hindi na mauulit. Ilang beses ka bang hihingi ng sorry? Arnold, may asawa ka! Buntis ako! Isang buwan na lang lalabas ng panganay natin. Pero hindi ka pa rin nagbabago! Alam ko naman yun eh. Kaya nga pilit kong pinipigilan ang sarili ko sa tukso. Sila lang ang umaakit sa akin. Kung mahal mo ako, hindi ka madadala sa tukso. Sorry na mahal. Pangako, hindi na mauulit. 5 beses mo nang sinabi yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isip mo yung mga babaeng yan. Pangako, sa pagkakataong ito, hindi ko nasasayangin pa ang chance ang ibibigay mo sa akin. Para sa aking anak, sa huling pagkakataon, Arnold, panghuli na to. Kung makikita ulit kitang mambabae, pasensya na ha. Pero hindi ko na kayang makisama pa sa taong hindi marunong tumupad ng pangako. Tsaka hindi ko na maatim na makihati at makiamot ng pagmamahal. Salamat, mahal. Pangako, hindi ko na uulitin. Muli ay pinatawad ni Kyla si Arnold. Tanging inisip na lamang ni Kyla ay ang magiging buhay ng kanyang anak at ang magiging pamilya. Nais niyang lumaki ang kanyang anak. Bukod dito, wala rin naman siyang matutuluyan kung sakaling bumukod siya kay Arnold. Ulila na siya at tinalikuran na rin siya ng kanyang pamilya. Paniguradong magpapalaboy-laboy siya sa kalsada kung sakali mang maglaya siya. Pinatawad mo uli? Iniisip ko lang ang magiging buhay ng anak ko. Lalaki siyang walang ama kung tuluyang kong iiwan si Arnold. Ay, nako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote mo. Kung sa akin ginawa yon, hindi na talaga makatutuntong ang asawa ko sa pamamahay namin. Oh, ang sakit kaya nun. Ang kakapal pa ng mukha. Ipinangangalandagan pa talaga sa maraming tao ang alika nila. Tsaka ang katikati ng babaeng yun. Maganda nga at sexy, kaya siguro kahit sinong lalaki matutukso sa kanya. Hindi ko alam kung kakampi kita o mang-aasar ka lang. Kayla, gusto ko lang kasi matauhan ka. Eh sana kasi may ginawa ka sa asawa mo. Matapos mo siyang mahuli na nakikipag-romansahan sa ibang babae, eh paano kung hindi lang pala yun ang ginagawa nila? Oh, malay mo, nagmo-motel na pala sila. Eh, paano kung mabuntis yung babae? Anong gagawin ko? Huwag kang magpakamartir sa asawa mo. Parang mauubusan ka ng lalaki.
Oo nga, gwapo at makisig lang naman ang asawa mo. At marami ang nagkakandarapa sa kanya. Marami rin ang nagpapantasya sa kanya. Pero, ay naku, pasensya na. Medyo masakit ang sasabihin ko tungkol sa kanya. Ayos lang. Hindi siya ang tipo ng lalaking karapat-dapat na pag-ukulan ng pagmamahal. Kung isang beses ka lang niya niloko, pwede pa. Pero kung dalawa, tatlo, apat, o marami pang beses, ay naku, hindi na tama yun. Uulit at uulit-ulitin niya pa rin yun. Sanay-sanay siyang lukohin ka. Sabi daw kasi, kung ilang beses kang magpapatawad, hindi lang 7 beses, kundi makapitungput-pitong ulit pa. Sa pagpapatawad, oo. Eh pero iba naman sa pagtitiwala, Kayla. Kaya sana naman matauhan ka na rin. Kailangan turuan mo rin siya ng leksyon. Kailangan maramdaman niya ang sakit kung paanong iniiputan sa ulo ng asawa. Mahal ni Kayla si Arnold. Hindi lang dahil sa gwapo ito, gustong gusto niya rin ang lalaki. Kahit noong hindi pa sila mag-asawa, si Kayla rin ang nagpakita ng unang motibo sa lalaki at ipinangako niya sa kanyang sarili na pagtitiisan niya ang lahat. Wag lamang silang magkahiwalay. Mas pinakinggan ni Kayla ang itinitibok ng kanyang puso kaysa sa sinasabi ng kanyang kaibigan sa pag-asang magtitinudin ang kanyang asawa ngunit isang araw. Habang namamalengke si Kayla, nakita niya si Arnold sa may iskinita. Nako, ambong mo talaga, Arnold. Ang gwapo mo talaga. Kaya kahit may asawa ka, okay lang. Hindi ka nakakasawa. Kumainay. Marinig na tayo. Eh, nakakagigil ka kasi. Ang lambot ng lobby mo at ang pula. Mas mapula pa sa akin. Tsaka, ang buo ng hininga mo. Ang kinin mo ko, ha? Ang kinin mo ko, Arnold. Arnold! Kayla! Mahal! Arnold! Sino na naman siya? Oh, may iwan ko na kayo, ha? Bahala kayo dyan. Magpapaliwanag ako. Kahit 1,000 beses ka pang magpaliwanag, hindi ko na maiintindihan. Bakit ba ganyan ka? Ang dali-dali lang sa'yong lukohin ako. Kinasanayan mo na nalukohin ako. Namiyasa ka na. Porke wala akong ginagawa. Porket pinapalagpas ko yung pambababae mo. Sinasamantala mo naman. Hindi ko lang... Hindi mo mapigilan yung kakatihan mo! Lamang na hindi kita napipigilan. Sige! Isigi mo yung kakatihan mo. Wala nang pipigil sa'yo. Magpakakati ka kahit sa kaninong babaeng gusto mo! Asawa ko! Huwag mo akong matawag-tawag na asawa. Ang asawa minamahal at hindi sinasaktan. Inaalagaan at iniingatan. Yon ang hindi ko maramdaman sa'yo! Tama na! Ayoko na! Mahal! Sorry! Patawarin mo ako! Tama na, Arnold! Kayla. Sapat na ang ilang beses na pagpapatawad ko! Hindi mo na nababago yung ugali mong yan! Sanay ka na sa ginagawa mo! Magpakasawa ka na sa mga babae. Pwede mo nang patulan kahit na sino. Wala nang pipigil sa'yo. Pakiusap, Kayla. Huwag naman sa ganito. Hindi kita kayang mawala, Kayla. Pagod na ako, Arnold. Hindi ko na kayang tiisin yung ugali mo, yung kakatihan mo. Bahala ka na sa buhay mo. Magpakasawa ka sa babae mo. Maghiwalay na tayo! Ang puso ni Kayla na punong-puno ng pagmamahal para sa kanyang asawa ay napalita ng galit at puot. Sandali nitong iniwan ang asawa. Hindi naman malaman ni Arnold ang kanyang gagawin ng mga araw na yun na iniwan siya ng kanyang asawa dahil ang totoo, mahal na mahal din naman ni Arnold ang kanyang asawa. Takot na takot din naman itong iwan siya ni Kayla. Pero sa puntong yun,
Tuluyan na nga siyang iniwan ni Kayla. Tama na naging desisyon mo. Dapat, tayong mga babae, hindi tayo dapat inaapi-api lang ng mga lalaki. Eh, wala nang Maria Clara sa panahon ngayon. Bagong Maria Clara na, mga babaeng palaban at hindi inaapak-apakan lang ng mga kalalakihan. Pero naawa ako sa kanya. Alam mo ba sa Bible? Kaya pang pito ang huwag kang makikiapid. Kasi kapag kumaliwa ka, sa'yo rin ang bagsak noon. Kaya sa ginawang yun ni Arnold sa'yo, siya rin ang mag-aani ng mga pambababae niya. Paano kung totohanin niya talaga? O bakit? Prank lang ba yung mga naunan niyang pambababae? Tiisin mo naman yung lalaki. Kung talagang mahal ka nun, hindi yun makatitiis. Pupuntahan ka nun dito. Oh, baka siya na to. Sasama na ako sa kanya. Tangi, wala pa ngang isang oras ng layas ko sa inyo. Ah, sandali lang, nariyan na. Bilisan mo, Igna! Bakit ba? Ano bang nangyari? Isara mong maigi ang pintuan. May kumagalang aswang! Ay, ano ba? Isaran nyo na yung mga pintuan! Bilisan nyo! Sina paring Rene, hinabol daw ng aswang. May pinatay daw sa kabilang barangay. Marami daw kalmot sa katawan. Wak-wak daw yung tiyan. Tsaka labas yung bituka. Tsaka wala na yung lamang loob. Diyos ko, ano bang nangyayari dito sa atin? Kailangan ko na sigurong umuwi. Baka nasa labas ang asawa ko. Pigil ka naman muna, Kayla. Kahit isang gabi lang, oh. Hayaan mo na lang siyang pumunta dito. Kailangan matauhan naman siya. Paano kung mapahamak siya? Ano ba? Naglulukuhan ba tayo? Akala ko ba tuturuan mo siya ng leksyon? O kita mo na nga. Nagkakagulo na sa labas, nakasarado na ang mga bintana at pintuan dahil sa umaali-aligi daw na aswang sa labas. Kailangan mag-iingat tayo, lalo ka na. Mainit sa mata ng aswang ang buntis. Kaya utang na loob naman, Kayla, patigasin mo naman ang puso mo kahit ngayong gabi lang. Buong gabing hindi nakatulog si Kayla sa kaiisip sa kanyang asawa. Kahit paano nag-aalala ito sa pwedeng mangyari sa asawa niya. Kahit paano naibsa na rin ang galit nito. Kaya awa at pagmamahal naman ang naging babao sa kanyang puso. Sa kabilang dako naman, naglasing si Arnold dahil hindi niya makayanan ang pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa. Kaya ibinalin niya na lamang ang kanyang sarili sa alak. Hey Arnold! Ay, ikaw na lang nasa labas, ha? Nasa loob na halos lahat ng mga kapitbahay mo! Hindi ka ba natatakot sa aswang? Pumasok ka na sa loob! Magsara ka na ng pintuan! Wala akong pakialam sa aswang na yan. Hindi rin ako natatakot sa kanya. Ang mas kinatatakutan ko, kung tuluyan ang hindi ako balikan ng asawa ko. Mahal na mahal ko si Kayla. Gago! Kung mahal mo siya, hindi mo siya lulukohin! Nararapat lang yan sa'yo! Gago! Wala kang pakialam sa akin! Talagang wala kaming pakialam sa'yo! Kung salakay ka man ng aswang! Ay, tulungan nyo kami! Pinatay ang asawa ko ng aswang! At dito ang aswang! Anong... Totoo nga ang aswang? Labaay ka sana ng aswang! He! Walang iya kayo, mga pakialamero! Napasok na nga sa loob. Oh, sino yun? Isang napakagandang babae? Nasa labas ba ng bahay? Miss! May aswang na umaali-aligi dito! Pumasok ka na sa loob! Baka biktimahin ka ng aswang! Aba, minitan lang ako ah. Kung ikaw man ang aswang, kung kasing ganda mong aswang, hinding-hindi ako matatakot. Oh, sumesenya siya. Gusto niyang sundan ko siya? Ah!
Habang takot na takot ang mga taga-barangay, si Arnold naman ay hindi maiwasang sundan ang magandang babae na ngumiti sa kanya. Wala siyang pakialam kung may makasalubong man siyang aswang. Sinundan niya ang babae at ganun na lamang ang gulat niya sa kanyang natuklasan. Ang mga pangyayaring yun ang nagpabago sa kanyang pagkatao. Kinabukasan noon, nagkaayos na rin si Nang Kayla. Mabilis naman siyang napatawad ng babae. Ay nako, sa susunod talaga na mag-away sila dahil sa pambababae ni Arnold. Hindi ko na taga siya patutuloyin dito. Yaan mo na, asawa niya yun. Siyempre hindi niya yun matiis. Tanga talaga siya. Hindi ko alam kung anong pinanggayuma sa kanya ng Arnold na yun. O anin niya naman ang gandang lalaki ng Arnold na yun kung madalas naman siyang niloloko. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalay ng tao. Pero ng tadhana, pwede. Ano? Palibhasa, nagpakasal silang hindi malang kinikilalang mabuti ang bawat isa. Ay, ako ewan ko ba sa kaibigan kong ito? Bakit patay na patay sa Arnold na yun? Sa bagay, di naman hamak na gwapo naman talaga si Arnold. Tsaka bata pa, 25 anyos pa lang. Kung titingnan mo, parang 20 pa nga lang eh. Pero kumare mo, mukhang 30. Nabulag siya ng maling pagmamahal ng lalaking yun. Na kahit man ako, kahit posil ng Meralco, kapag nakapalda, titirahin. Saksakan ba naman ng kakatihan? Hayaan mo na. O talaga, hahayaan ko na siya. Manigas siya sa susunod. Titikisin ko rin siya. Para matauhan din ang kaibigan ko. Ewan ko ba kung bakit bulag na bulag siya sa lalaking yun? Pansamantalang naging maayos ang pagsasama ng mag-asawang Arnold at Kayla. Naging sweet naman ang mga nakarang araw nila. Naging normal ang pagsasama nila bilang mag-asawa. Kaya ang buong akala ni Kayla, magtitino na ang asawa niya. Maaga rin itong umuwi ng bahay. Ngunit isang gabi, matutuklasan niya ang kakaibang mangyayari sa kanyang asawa. Anong oras na ba? 8:00 na. Bakit? Tama. Kailangan na talaga nating matulog. Yun na nga ang sabi ko. Bakit parang palingon-lingon ka pa sa bintana? May naanday ka ba? Wala naman. Tinitingnan ko lang kung may tao. Dahil parang may nakita akong dumaan. Baka babae mo yun, ha? Wala akong babae, mahal. Lagi nga kitang kasama eh. So kapag hindi ako kasama, nang bababae ka? Hindi oh. Bayad trabaho lang ang pinupuntahan ko. Kanyan dapat. Baka putulin ko yung sa ibaba mo kapag nang babae ka pa ulit. Pangako, mahal. Ikalma mo na yung isipan mo. Magpahinga na tayo, okay? May trabaho pa ako bukas eh. Sige. Good night. Good night. Nakatulog ng mahimbing si Kayla dahil yakap-yakap siya ng asawa nito bago natulog. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ni Arnold sa kanya. Kampante naman siyang hindi mambababae ang kanyang asawa. Anya, ginawa niya ang lahat ng paraan para hindi maganapan ang ibang asawa nito. Subalit, mga bandang 12:00 ng gabi, naalimpungatan si Kayla. Arnold! Arnold! Nasaan na lalaking yun? Kasama ko lang siya kanina bago ako matulog. Pero bakit wala siya? Baka na sa kusina lang. Arnold! Arnold, nasaan ka ba? Kinakabahan na naman ako, ha? Mukhang may ginagawa na namang kalukuhan ng lalaking yun. Akala ko pa naman magtitino na siya. Ilang linggo pa lang siya nagkunwaring matino. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngalan po ni Kapitana, kung maaari daw po, huwag na kayong lalabas ng bahay. May nabiktima na naman daw po sa Purok 7. Gumagala na naman ang aswang sa lugar natin.
Mabuti na lang, hayop ang biniktima niya. Huwag niyo na pong hayaang mabiktima kayo. Kaya mabuti na mag-iingat. Nagro-ronda po kami mga tanod. Ipinapangako po namin. Hindi kami titigil na matugis ang mga salot na aswang na yan. Bahala siya sa buhay niya. Sana aswangin siya nang magtinuna. Napilitan na lamang bumalik ni Kayla sa higaan dahil sa inis sa asawa. Imbis na matakot para sa asawa, inis at galit ang naramdaman naman nito. Dahil may ikinikilos na namang hindi maganda ang asawa nito. Hanggang madaling araw, nagising uli si Kayla. Kayla, bakit gising ka? Saan ka galing? Matulog na tayo. Masama sa buntis ang nagpupuyat eh. Sagutin mo ako! Saan ka galing? Nagising ako kaninang alas dos, wala ka. Tapos ngayon alas tres, wala ka na naman. Saan ka ba galing? Mahal, kalma lang. Paano nga ako kakalma kung yung asawa ko pumapasok ng bahay ng ganitong oras? May pinuntahan ka ba? Wala ah. Pues saan ka galing? At bakit parang ngayon ka lang bumalik mula nang magising ako kaninang alas dos? Kayla, nasa sala lang ako nung alas dose at umiinom ako ng kape. Kasi hindi ako makatulog eh. At saka kakagising ko lang din kanina. Lumabas ako para tumae. Kasi kumalamang sikmura ako. Totoo ba yan? Sige, palalampasin ko ito. Pero kapag naulit, umanda ka sa akin. Halika na, matulog na tayo ulit. Teka, ano yung nasa liig mo? Ang alin? Heto oh! Yan oh! Eto? Hindi ah! Ano yan ha? Bakit may ganyan ka? Ano kasi, mahal? Tumingin ka sa akin ng diretso. Saan galing yan? Shhh! Kalma lang mahal. Baka mapaano ang baby natin. Pwes, kung gusto mong kumalma ako, sabihin mo sa akin kung saan galing yan. Nang babae ka na naman ba ha, Arnold? Oh, bakit hindi ka makasagot? Nang babae ka ano? Hindi mahal. Nahihiya lang akong sabihin. Nahihiya ka pa sa akin! Kagat kasi ng lamok yan, Mali. Kagabi, nagbabawas ako tapos ang daming lamok sa banyo. Sobrang sakit ng tiyan ko kaya naman dumiretso pa rin ako sa banyo. Totoo ba yan? Teka, bakit sa liig ka lang may kagat? Nagsisinungaling ka sa akin! Hindi mahal! Sa leeg lang ako may kagat. Kasi nung nagbawas ako, nabahuan siguro kaya umalis. Pero may isang lamok na kinagat pa rin ako sa leeg. Walang hiya ka talaga. Hindi ka na talaga magtitino. Tama nga ang sabi ng mga kaibigan ko. Kinasanayan mo na yan. Ugali mo na mababae. Hindi ka talaga nakukontento sa akin. Naghahanap ka pa ng iba. Porki ba ang laki-laki na ng tiyan ko? Hindi na ako kaakit-akit sa'yo. Walang hiya ka talaga! Walang hiya! Galit na naman si Kayla sa kanyang natuklasan. Bumalik sa alaala niya ang mga panlulukong ginawa ni Arnold sa nakaraan. Wala namang ibang pinuntahan si Kayla, kundi ang kaibigan nitong si Igna na sa halip na awa. Sermon lang ang inabot nito. Hindi naman pumayag ang kaibigan na tumuloy si Kayla sa kanila. May babae na naman ang asawa ko. Pagtiisan mo yan, pinili mo ang buhay na yan. Hindi ko kayang makisama pa sa asawa ko. Ilang minuto lang naman yan, ililipas din lang naman yan. Igna, totoo na ito. Gusto ko na talaga makipaghiwalay sa kanya. O, di hiwalayan mo. Pero hindi na ako papayag na dito ka makikituloy. Parang kayong dalawang problema. Ikaw, kahit umapaw pa ang galit mo sa lalaking yon, isang kindat lang nun, luluhod ka. Biglang lalambot ang puso mo.
hindi ba ako pwede dito? Kahit ngayong gabi lang. Pasensya na. Kaibigan kita, pero kailangan din kitang tiisin. Pwede nga lang, iuntog ang ulo mo dyan ng matauhang ka. Kaya lang, pareho lang kayong mag-asawa. Sigurado hindi na kayo magbabago. Sanay na kayo sa routine ng buhay nyo na ganyan. Away, bate, bate, away. Igna! At saka isa pa, may gagawin din kami ni Gimo ko ngayong gabi. Gusto rin namin maghabol. Baka makabuo pa rin kami. Kaya pasensya na talaga ha. Talagang iti ka pwede sa amin. Matagal pa naman pinagplanuhan namin ito ng asawa ko. Tapos mauudol lang ngayong gabi. Sige na. Tapos nang maligo ang asawa ko. Parang sinampal si Kayla sa mga narinig sa kaibigan. Gustuin man niyang magdampo sa kaibigan pero wala naman siyang magawa. Alam niya sa sarili niya na may kasalanan din siya dahil si Igna ang nagkukumbinsi sa kanya na hiwalayan nito ang asawang babaero. Pero inis na rin si Igna dahil sa mabilis ang paglalambot ng puso ng babae kapag tila tupa nang nagmamakaawa si Arnold sa kanya. Kawawa naman ang kaibigan mo. Pinagbigyan mo na lang sana. Magbabalikan lang naman sila kinabukasan. Ay kaya pinauwi ko na sa kanila. Nang sa ganon, maayos na agad nilang usapan nila. Ikaw talaga. Pati yung plano natin, dinahilan mo pa. Eh paano kung may mangyari sa kaibigan mo sa labas? Hayaan mo na yun. May sariling pamilya na yun eh. Hindi naman natin sila kaano-ano. Hindi naman natin sila kargo. Ayaw mo talagang maudlot ngayong gabi ha. Ikaw ha, mapang-akit yung titig mo. Nakaka-akit ka naman talaga, Mali. Mas lalo kang gumaganda sa aking paningin. Gusto kong subukan natin yung ibang estilo ng romansa para makabu tayo. Kahit anong estilo yan, sasabayan kita. Sasabayan kita. Nagiinit ako, mahal. Oo nga, nakabukas na nga ang barangay hall. Nakita mo ba si Kapitan? Oo, galit na galit na. Anong itsura? Kalbo siya. Ay! Kalbong pumasok sa pintuan ni Kapitana. Honey. Sige lang. Hinihintay talaga yan ni Kapitana. Ay, boys naman tong alulong ng asong ito. Kung kailan nagkasundo na sina Kapitana at Kapitan. Pwisik! Sa ilalim ng gabing kaligayahan ng mag-asawang Gimo at Igna, kabaliktara naman ang nangyayari sa mag-asawang Kayla at Arnold. Sa mutsaring sakit ng kalooban ang nararamdaman ni Kayla. Dagdag pang hindi na siya pinakinggan ng kaibigang si Igna. Sabi ko na nga ba, darating ka. Umalis ang asawa ko. Pumunta na naman yun sa kaibigan niya. Baka doon na naman yun magpalipas ng gabi. Maganda. Walang pipigil sa'yo. Pero saglit lang tayo ha. Kilala ko ang asawa ko eh. Hindi rin kasi ako matiis nun. Kapag naiisip na naman nun na iiwan ko, baka hanapin ako nun. Kahit hating gabi. Mahal na mahal ka niya. Oo naman. Mahal mo rin siya. Oo naman. Paano ako? Kung maaga lang kitang nakilala, hindi ko na sana pinakasalan si Kayla. At kung ako ang nakilala mong una, makakakilala ka rin ng mas maganda sa akin, iiwan mo rin ako katulad ng ginawa mo sa kanya. Ewan ko ba kasi kung bakit nakakagigil ka. Sa totoo lang, sa'yo lang ako nakaramdam ng ganito. Ilang gabi na tayo nagkikita pero isang halik lang natanggap ko sa'yo. Mula nun, hindi na naulit pa. Kumusta naman ang halik ko? Talap-talap. Gusto mo ba talaga akong maangkin? Oo naman. Handa akong iwan ang asawa ko para sa'yo. Sige, isasama kita sa bahay ko. Ako lang naman ang nandun. Wala akong kasama sa bahay.
Pero bago yun, may gagawin muna tayo. Parang kontrolado na ng babae si Arnold. Naging sunod-sunuran na lamang ito sa lahat ng sinasabi ng babae. Kaya kahit ang magnakaw ng mga alagang manok sa isang bahay ay nagawa ni Arnold dahil lang sa utos ng magandang babaeng si Cherry. Ganun na lamang ang gulat nito nang makita siya ng asawa ni Igna, ang asawa ng kaibigan ng asawa niya. Ang dami namang manok to. Hindi ko alam kung bakit ako sumusunod sa iyo. Parang tumatak sa isip ko ang sinabi mo na may mangyayari sa atin kapag nakuha ko ang mga manok na to. May nakakita ba sa iyo? Ewan ko. Hindi ko alam. Sana wala. Anong gagawin natin sa mga manok na to? Doon mo na lang malalaman kapag nasa bahay na tayo. May tao. Nasundan ako. Kailangan ko ang mga manok na yan. Huwag kang pumayag na mabawihan. Kung gusto mo akong maangkin ng buong buo. Arnold! Anong ginagawa mo dito? Nakalimutan mo na ba? Barangay Tanod ako sa barangay natin. May nag-report sa barangay na may nangyaring nakawan ng mga manok. Kaya kaagad kaming nag-responde. Patungo daw dito yung magnanakaw ng manok. Teka, ikaw ba ang nagnakaw ng mga manok? Alam ba ito ng asawa mo? Wala akong alam sa sinasabi mo. Pero may mga balahibo dito ng manok. Eh ano naman kung may mga balahibo ng manok dito? Huwag ka na magkaila. Nasaan ang mga manok na ninakaw mo? Kailan mo pa ito ginagawa? Tsaka bakit ka nagnanakaw ng manok? Ngayon ko lang ito nalaman ah. Hindi ka lang pala mahilig sa chicks. Mahilig ka rin sa chick ng mga manok. Tumabi ka dyan! Anong nangyari sa akin? Bakit parang ang lakas ko? Tumilapon siya. May sandimonyo ka! Ang lakas mo ah! Diyan ka na! Bumalik ka dito! Mga kasama! Nandito ang magnanakaw! Tulungan niyo ako! Wow! Ubalas na tayo dito! Asok ang magnanakaw ng manok! Hindi natin kaya asok na ta! Paano nagkaroon ng aswang si Arnold ang nakita ko kanina? Hindi kaya ang mga ninakaw niyang manok pinakain niya sa aswang o nakikipagsabuatan siya sa aswang? Nagmamadali naman ang mga kasamahang tanod ni Gimo para lamang mahuli ang nagnakaw ng manok. Subalit sa liksi at bilis ni Arnold at ng aswang na si Cherry, natakasan ni Arnold ang mga humahabol sa kanila. Samantala, habang tumatakas naman si Arnold, bigla na lamang nagtipwasan ang mga tanod. Matapos makita ang aswang sa kinaroroonan nila, ang daming naglalaro sa isipan ni Gimo sa biglang paglitaw ng aswang na malapit lang sa lugar kung saan niya nakita si Arnold. Iniisip niyang si Arnold ang aswang o nakikipagsabwatan sa aswang. Hindi niya rin lubos maisip kung bakit tumantong sa ganun ang buhay ni Arnold. Hindi na rin ito nagsayang ng sandali. Sinabi niya na kay Kapitana ang kanyang natuklasan, pero mas pinili niyang ilihim ang tungkol kay Arnold. Mga walang yang aswang na yan! Hindi na talaga pinatatahimik ang lugar na to! Ano pong gagawin natin, Kapitana? Ang mga aswang natatakot din sa atin. Kaya hindi tayo dapat na magpakita ng takot sa kanila. Eh, hindi namin maiwasan ang hindi matakot, Kapitan. Paano kung kami naman ang sinalakay ng mga aswang na yun? Sigurado, hindi kami paliligtasin nun. Mukhang naririto lang sa lugar natin ang aswang. Kapitana, hindi mo man lang ba namukhaan ang aswang? Oo. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? May asawa ka na. Matanda na ako. Kapitan naman,
Ikaw ang unang nakakita ng pinagdalhan ng mga manok. Ano bang itsura niya? Atarantado ka, huwag mo akong tititigan na parang ako ang aswang! Kapitana naman, natatakot na kasi ang mga kasaban kong tanod na magronda. Hindi naman pwedeng mag-isa na lang ako magronda mamayang gabi. Sasamahan kita. Hindi ba tayo hihingi ng tulong sa mga otoridad? Yon ang problema natin. Alam naman nila ang nangyayari sa barangay natin, hindi lang dito. Maging sa Karatig barangay din. Marami ng patay ang nangyayari, pero hindi sila naniniwala na aswang nga ang pumapatay dito sa ating barangay. Kaya kung ayaw nilang samahan tayo sa laban na ito, ako bilang kapitan ng barangay, ako ang haharap sa mga aswang na yan. Sa gagawin ko sa kanila, tingnan ko lang kung manggulo pa sila. Ano pong gagawin ninyo, Kapitan? Basta samahan mo lang ako. Ako nang bahala. Kailangan ko lang ng kasama. Huwag ka mag-alala. Pag naging tapat ka sa akin, isasama kita sa line-up ko sa susunod bilang kagawad. Ho? Basta! Samahan mo lang ako sa labang ito. Kinakaban man si Gimo, pero wala naman itong magawa. Kundi sundin ang sinasabi ng Kapitan. Kahit alam niyang delikado ang kanilang gagawin, pero habang hinihintay niyang gumabi, hindi pa rin naman mawaglit sa kanyang isipan ang kanyang natuklasan tungkol kay Arnold. Iniisip niya pa rin kung aswang nga talaga si Arnold. Kung mahal mo ako, handa kang gawin ang ginagawa ko. Wala akong hindi kayang gawin para sa'yo. Samahan mo akong kumain. Nang mga hilaw na manok? Sasabayan mo ako, Arnold. Kakainin mo rin ang kakainin ko. Anong nangyayari sa akin? Parang kontrolado niya ako. Wala na siyang utos sa akin na hindi ko sinusunod. Ano ba itong nangyayari sa akin? Kumain ka ng hilaw na karneng manok na ninakaw mo sa kabarangay mo. Unti-unti nang nakontrol ng kapangyarihan ng pagiging aswang si Arnold. Kumain na rin ito ng hilaw na karne ng manok nang hindi siya tumatanggi. Ganun na lamang ang pagtataka niya sa sarili dahil pakiramdam niya. Sarap na sarap siya sa pagkain ng hilaw na karne. Habang sinasabayan sa pagkain ang babaeng aswang, kinalaunan, bigla na lamang siyang nagsuka matapos mahimasmasan sa kanyang ginawa. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit ako kumain ng karne? Anong ginawa mo sa akin? Diba gusto mo ko? Gusto mo ko maangkin. Mangyayari yan kapag naging kauri ka namin. Ilang sandali na lang ay magiging kauri na kita. Anong nangyayari sa akin? Hindi! Namimilipit ang akin dyan! Anong nangyayari sa sikmura ko? Parang... parang inahalo ka eh! Nakakaramdam ako ng init! Ang init sa katawan! Ayan, nahawaan na kita ng pagiging aswang. Wala ka nang magagawa. Aswang ka na rin. Kasama na kitang bibiktima sa lugar na ito. Dahil sa lugar na ito, hindi pinaniniwalaan ng mga otoridad ang mga aswang. Kaya wala silang kalaban-laban sa atin. Walang makakapigil sa akin sa pag-asik ng lagim! Wala! Wala nang nagawa si Arnold sa mga pagkakataong iyon. Tuluyan na rin siyang nakalimot sa sarili. Nakalimutan niyang may naghihintay palang pamilya sa kanya. Tuluyan na siyang nabaliw sa panlabas na kagandahan ng aswang na si Cherry. Samantala,
Ilang araw na rin hindi umuwi si Arnold sa kanila. Hindi na rin maiwasang mapaiyak na lamang ni Kayla. Iniisip niya kung saan siya nagkulang at kung bakit siya iniwan ng asawa. Samantala, si Cherry naman gumawa ng paraan para hindi siya paghinalaan ng kapitan at ng buong barangay. Uy, napakabuti mo naman. Wala ka pang ang isang buwan, nag-donate ka na kagad sa amin ng ganito kalaking halaga. Kung kulang pa yan, magsabi lang kayo. Ay nako, sobra-sobra na ito. At saka nakakaya naman sa'yo eh. Wala po yun. Tulungan mo lang ako. Lahat ng mga alagang hayop na kinakatay dito sa barangay nyo, sa akin na lang ibenta. Yan kasi ang negosyo ko. Makakaasa ka. Tatanawin kong isang malaking utang na loob ang perang binigay mo para sa barangay ko. Sigurado, makikiisa sila na tugisin ang aswang na umaali-aligid dito sa barangay. Ho? Oo, pasensya na. Kung halos lahat kami dito naniniwala na aswang ang pumapatay dito sa aming barangay. Pero huwag ka mag-alala. May gagawin ako sa aswang na labis niyang ikatatakot. Hindi kasi ako takot sa aswang. Kaya mamayang gabi, tingnan ko lang kung maglakas loob pa siyang manalakay dito sa barangay. Anong gagawin mo? Papatayin ko ang aswang. Kawawa naman ang mga aswang. Paano mo siyang papatayin? Basta! Mamayang gabi, abangan mo lang. O kaya ikaw, bago ka lang dito, mag-iingat ka. Totoo ang gumagalang aswang sa lugar namin. Pero hindi rin magtatagal. Tatapusin ko ang pananakot niya sa aming barangay. Sa tulong ng kapitan ni si Alicia, nakumbinsi nitong mag-aisa ang buong barangay na huwag nang matakot sa aswang. Bagos ay labanin ito ng buong tapang, higit na mas maraming magagawa ang mga tao kesa sa mga aswang. Kaya pinulong ni Kapitana ang mga taga-barangay para sa gagawing pagkakaisang laban sa aswang. Samantalang si Arnold naman ay umuwi na rin sa kanyang asawa, bagamat may galit ay pinilit na lamang ni Kayla na magsawalang kibo. Basta't huwag lang siyang iwan ng kanyang asawa, laking duda rin ni Kayla sa asawa sa pagiging malapit nito sa babaeng nagngangalang Cherry. Kaya inisip nito, ito ang dahilan ng madalas na pagkawala ng asawa. Akala ko, magagalit ka sa akin. Bakit naman ako magagalit sa iyo? Ang dami kong kasalanan eh. Ang mahalaga, inamin mo ang mga pagkukulang mo. Pero hindi ko pa rin alam kung mabubuo pang tiwala ko sa iyo. Sa ilang ulit mong panloloko sa akin, sa ilang ulit mong paghingi ng tawad, at pangakong hindi nauulit. Pero nauulit pa rin. Hindi ko alam kung mabubuo pang tiwala ko. Tinanggap kitang muli, pero hindi dahil sa gusto kita, kundi alang-alang sa anak natin. Ayoko siyang isilang na walang ama. Kaya sana magbago ka. Alang-alang man lang sa kanya. Salamat. Siya nga pala, si Cherry, ang bago kong kaibigan. Hi, namamakyo ako ng mga alagang hayop dito sa barangay niyo. Si Arnold ang nakakatuwang ko. Huwag kang mag-alala. Sinasahuran ko naman siya. At least nagkakatrabaho pa ang asawa mo. Salamat. Ang laki. Ang laki ng ano? Ang laki pala ng tiyan mo. Dapat pala hindi ka iniiwan-iwan ng asawa mo. Anumang oras pwede kang manganak. Tsaka, ang bango. Ano? Ang bango dito sa inyo. Maalaga ka pala sa bahay niyo. Oo. Tsaka, ang ganda mo pala. Naku, kung maghahanap ng ibang asawa mo. Luging-lugi siya. Ako nga ang lugi sa kanya. Kasi pakiramdam ko, ako lang ang nagmamahal sa aming dalawa. Simula nang umalis siya, nagmawala siya ng ilang araw. Ramdam ko na mag-isa lang ako. Kahit ngayon na nandito na uli siya,
Ramdam ko rin na parang may kaagaw pa rin ako sa kanya. Kaya inihahanda ko ng sarili ko. Tinatanggap ko na sa sarili ko na nakapag-asawa ako ng lalaking parang sangkalan. Sangkalan ng mga kababaihang gusto magpalahi. Mukhang kailangan ko munang umalis. May magbebenta yata ng baboy sa Porok 7. Samahan mo munang asawa mo. Maghahanap na lang ako ng makakatuwang. Matagal ka rin nawala sa asawa mo. Kayla. Ang kapal talaga ng mukha mo! Wala ka na talagang pwedeng gawin kundi yung saktan ako! Hindi ka pa nakontento? Dinala mo pa talaga rito ang kabit mo? Hindi ko siya babae. Akala mo hindi ko alam ang ginagawa nyo? Nung isang gabi, matapos na may nagsabi sa akin na may kasama kang babae, sinundan ko kaagad kayo. Hindi nga nagkamaling nagbalita sa akin. Nakita ko kayo, Arnold! Naglalampungan! Tapos ngayon, ang lakas ng loob mong ipakilala sa akin bilang amo mo! Meron bang among ganon? Simula nang magbuntis ako, wala ka ng ibang inihatid sa akin, kundi puro na lang sama ng loob at sakit ng ulo. Magsisilang ako ng sanggol na puro sama lang ng loob! Nang gabing yun, tila nawala sa isipan ni Kayla ang pagtatangkang umalis. Hawak niya na lamang ang kanyang tiyan habang pilit na pinatutulog ang sarili. Hindi mawala sa isipan niya ang paraan ng pagtingin ni Cherry at ang mukha nito. Alam niya sa sarili niya na hindi siya namamalikmata. Iba ang naging takbo ng puso niya na makita si Cherry. Nang nakatingin sa kanyang tiyan, buong gabi ay yakap niya na lamang si Arnold. Sa parang ito ay nakalma si Kayla. Kinabukasan, hindi hinayaan ni Kayla na umalis si Arnold dahil sa pag-aalala. Anong ginagawa ni Cherry sa labas ng bahay natin? Paalisin mo siya, Arnold! Sasabay ako sa kanya sa trabaho, Kayla. Arnold, huwag ka namang umalis! Hindi kampante ang loob ko sa babaeng yun! Iba ang titig niya sa anak natin kagabi! Ramdam na ramdam ko yun! Kayla, kailangan ko na pumasok sa trabaho. Arnold, late na tayo. Arnold, pakiusap naman. Dito ka lang. Magkaroon ka naman ng kahit konting konsiderasyon sa babaeng nagdadala ng anak mo. Alam mo, kailangan kita. Pero hindi ka man lang ba makaliban kahit ilang araw dyan sa trabaho mo? Alam mo naman na nag-iipon tayo eh. Para sa panganganak mo. Hindi ba? Kahit ngayon lang. Ayoko lang mag-isa ngayon. Arnold, tara na! Magkita na lang tayo mamaya. Mag-ingat ka rito. Iniwan niya talaga ako. Susundan ko siya. Kaya pala, sabik na kasing maghalikan. Hindi naman siguro masama kung kukunin kong perang ito. Siya na rin ang may sabi para to sa anak namin. Hating gabi nang nagising si Kayla, napansin niyang nasa tabi niya si Arnold. Walang pagdadalawang isip na bumangon siya sa kama, kinuha niya ang telepono. Panigurado siyang sa ganon ding oras ay nakita niya noon si Cherry. Dahan-dahan siyang naglakas palabas ng bahay. Dala ang flashlight. Saka binaybay ang dilim. Sa dating pwesto siya nagtago roon nung masaksihan niya kung paanong akitin, patayin at kainin ni Cherry ang isang kaawa-awang lalaki. Sa kabutihang palad, nakunan niya ito ng video. Nasaan ka kagabi? Bakit wala ka sa meeting place natin? May pinuntahan ako. Hindi ko nasabi sa'yo. Pinuntahan mo ba ang asawa ko? Bakit?
Anong kailangan mo sa kanya? Sabi niya, tingin ka ng tingin sa sinapupunan niya. Hindi ako pumunta sa bahay niyo, Arnold. Namamalikmata lang ang asawa mo. Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Kinabukasan, agad na nagtungo si Kayla kay Kapitan upang ipakita ang video at ipinarinig nito ang record. Tila virus na kumalat ang balita patungkol sa kanya sa buong sambahayan na siya namang ikinatuwa ni Kayla. Hindi lubos makapaniwala ang taong bayan sa ebidensya. Kaya agad silang kumampi kay Kayla upang mapalayas ang aswang. Lumayo ka sa akin, aswang! Baka ako naman ang kainin mo! Nakakatakot ka! Anong sinasabi mo? Tingnan mo nga sarili mo kung paano ka pumatay at kainin ang isa sa mga kababayan natin! Wala kang puso! Isa lang ang may kagagawa nito. Si Kayla. Hindi talaga siya tumupad sa usapan. Mali ang kalabanin niya ang isang aswang. Ano tong pinapakalat mo, Kayla? Aswang ang kabit mo. Hindi mo ba alam na noon pa man, alam ko na nakabit mo si Cherry. Hindi ako tanga para maging uto-uto ng paulit-ulit. Hindi aswang si Cherry. Ngayon mas concerned ka pa sa kabit mo. Pinagtangkaan niyang patayin ang anak natin, Arnold. Aswang siya! Tama! Aswang ako! Kayla! Bitawan mo siya, Cherry! Manahimik ka! Hindi ka sumunod sa pinag-usapan natin kaya magdudusa ka! Pinagkalat mo na aswang ako? San ka kumuha ng lakas ng loob para kalabanin ang isang aswang? Sa Diyos at sa anak ko, yun ang makatatalo sa iyo. Walang makakatalo sa akin! Walang kahit sinong tao ang kakayanin ako, Kayla! Bitawan mo sabi siya! Manahimik ka sabi! Arnold! Dahil di mo sinunod ang usapan natin... Huwag! Ano gagawin? Arnold! Mahal ko kayo ng anak natin, Kayla! Arnold! Walang iyak ka, Cherry! Demonyo ka! Wala kang puso! Arnold! Ayun! Bilisan niyo! Sinasabi ko na nga ba, siya ang aswang! Ikaw ang aswang? Oo! Ako nga! Walang hiya ka! Kunwari ka pa tumutulong sa barangay namin! Pero friend mo lang pala yun! Para pagtakpan ang kasamaan mo dito sa lugar namin! Di ba ang dali niyong maloko? Pero ngayon, hindi na! Kapitan! Tulungan niyo ako! Sige! Subukan mo manlaban kung di babariling kita! Salamat po, Kapitan. Ang isawa ko! Ang isawa ko! Hindi ako magpapatalo sa inyo! Hindi niyo ako mapipigilang maghasik ng lagim! Tatapusin ko na ang pamimerwisyo mo sa barangay ko! Kapitan! Tama na ho! Patay na siya! Demonyong aswang na yan! Kung anong ikinaganda ng kanyang itsura, yun naman ang ikinapangit ng kanyang budhi! Arnold! Buhay ka! Kapitan! Kayla! Kapitan, tulungan niyo po ako! Buhay ang asawa ko! Gimo, tulungan mo! Tumawag na ako na siya! Kapitan! Teka lang! Kapitan, yung kamay mo, huwag naman dyan! Tulungan niyong buhatin yung asawa ko! Huwag ko dyan ang hawak! Ay, pasensya na! Ay, gwapo naman talaga ng asawa mo! Kapitan na kayo talaga, ha! Sa tulong ni Kapitana at ni Gimo, napatay nila ang aswang na si Cherry. Kaya mula noon,
Naging tahimik na ang kanilang barangay. Wala nang aswang na kumakalat. Minsan pang pinatunayan na kapag ang buong bayan ay nagtutulungan, walang mahirap na problema na hindi kayang lampasan. Ganun din sa isang pamilya. Kung tayo ay magtutulungan at magdadamayan, mapadadali ang paglutas ng mga problemang kinaharap. Shoutout time! Mga kaibigan, kami po ay magsa-shoutout ng ilang mga chatters natin mula sa ating latest upload. Shoutout po kay Gemini Vlog. Thank you po sa stop ninyo. Ang ganda po ng istorya ninyo. Nagkakaaliw and God bless po and more story. Angeline Maginsay. Hello DS. Avid listener po ako from Hong Kong. Assorted Love Heart. Juan Tita Par. Mary Jean Munticlaro. Rima Di Guzman. Ardeline Balote. Listening from GMA Cavite. Annalisa Nugas. Sastri Lenny. Always listening from Ramas Tailoring Poblacion, Ginatilan, Cebu. Shoutout po sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Joja Santos. Irene. Listening from Kuwait. Aurora Buenavista. Sa totoo lang, masama ang bunga ng social media. Ginagamit ang iba para sa pansarili. Di iniisip na makapananakit sila ng kapwa, lalo na po sa mga hayop. Ingat po kayong lahat. Raisa Idoria Basilios. Luis Michas Mitch Das Vlog. Luis Mitch Das Vlog. Hannah Montero. Charlene Gumansing. Rose Borse. Elizabeth Dakels. J. Lord Palapar. Angie Sacro. Mabel Bakunawa. Chuku Fudge. Gretchen Roa. Olivia Hondradeline. Rowena Basabe. Edgardo Tamayo. Neri Cuyones. Listening from Bahrain. And of course, pasalamatan po natin ang ating mga channel members. Sa lahat po ng aming mga members, nais po naming ipalam sa inyo. Abangan niyo po ang ating pag-giveaway na t-shirt para po sa ating mga membership. Punta rin po kayo sa aming page para po sa mechanics kung paano po kayo magkakaroon ng tsansa na mabunot para sa ating Dark Shadows t-shirt giveaway. Sa ating po mga regular channel members na sina Tamol Tansapobia, Aida Odebelias, Giselle Wagan Vlogs, Felix Ababat, MG Alisondra, Kim 21 Channel, Apple May Tanwako, Midnight Blue, Almira Aludo, Edong Bulalo, Tony Boy, Jenny Villanueva, and of course sa ating affiliate shadow members na sina Ma'am Baikong Tausi at Ate Jonah Vlogs. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, narito na muna po ang aming bloopers. Sinasabi ko na nga ba ang aswang yan eh siya? Sinasabi ko na nga ba siya ang aswang? Sinasabi ko na nga ba ang aswang yan eh siya? Sinasabi ko na nga ba siya ang aswang? Sige, subukan mo man laban, kundi babarilitin kita! Sige, subukin mo man laban! Manlaban ka talaga? Manlaban ka? Pag nanlaban ka, manlalaban tayo! Manlaban! Sige, subukan mo man... Manlaban talaga! Sige, subukan mo manlaban! Kapitana, huwag mong hawakan dyan ang asawa ko! Pasensya na. Ang gwapo kasi ng asawa mo. Sa pagkakataong ito, hindi ko nasasayangin pa ang chance ang ibibigay mo sa akin. Uy, hindi ako naniniwala. Ay, hindi ka naman sincere. Pangako, sa pagkakataong ito. Pangako, sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, hindi ko nasasayangin pa ang chance ang ibibigay mo sa akin. Pangako. Yan! Pangako. Sa pagkakataong ito, hindi ko nasasayangin pa ang chance ang ibibigay mo sa akin. Ang sakit
kaya nun? Ang kakapal pa ng muka, ipinangalandakan. Ang kakapal pa ng muka, ipinangalandakan. Ay nako! Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote mo. Kung sa akin ginawa yon, hindi na talaga makakatungtong ang asawa ko sa pamamahay namin. Ang sakit kaya nun? Ang kakapal pa ng muka, ipinangalandakan pa talaga sa maraming tao ang halika nila. Ay kung sa akin ginawa yon, ay naku, hindi na talaga makakatungtong ang asawa ko sa pamamahay namin. Hindi na talaga hindi ko alam kung anong pumasok sa kukote mo. Kung sa akin ginawa yon, hindi na talaga makatutuntong ang asawa ko sa pamamahay namin. Kanino mo? Kayla, mahal. Arnold! Oh! Ay, ano? Sala na ako. Ang kininmoko, ha? Ang kininmoko, Arnold! Kayla! Bahala kayo dyan. Magpapaliwanag ako. Kahit isang lebong... Kahit isang libong beses ka pang magpaliwanag, hindi ko na maiintindihan!